So, i-share ko lang sa inyo yung pagre-repair ng hair straightening iron. So, itong straightening iron na to, pinapaayos sa akin, pero hindi ko alam kung anong naging problema nito. So, para malaman natin kung anong naging problema nito, subukan muna natin tong saksak. Maya-maya. So, ang gagamitin natin pagre-repair, gamit tayo ng tester, saka itong set ng screw, Phillips screw. Ayan, gamitin natin yung mamaya. So, ngayon, saksak muna natin to. Saksak natin yan. Ngayon, pag sinaksak mo, dapat makikita mo yung indicator dito na umiilaw. So, dapat may ilaw yan dito. So, pag hindi siya umilaw, ibig sabihin, may problema talaga siya. So, saksak natin. Ayan, wala nang ilaw. Ayan, kahit pindutin mo siya, wala. Ayan. Dapat may ilaw yan. So, wala talaga. So, kailangan nating buksan. So, bubuksan natin, pero tanggalin muna natin yung saksak. Ayan. So, para mabuksan natin to, kailangan natin tanggalin yung mga tornilyo. Hanapin natin yung tumalit na Phillips screw. Ito yun. So, tanggalin natin muna to. Tapos, pag nabaklas nyo na to, yung banda dito, may tornilyo pa yan dito. Sa dito. O kaya dito. So, kailangan natin mabuksan to. Matanggal pong gulay sila na to. So, para matanggal yan, susungkitin natin ng flat screw. Ito, itong gilid na to. Ayan. Tanggal na siya. So, ayun. Ayan yung tornilyo. Tapos tanggalin natin yan. Ito yung Phillips screw. Ito yung malaking Phillips screw. Tanggalin natin. Tanggalin ito. Ayan, tanggal na yun. Yung tornilyo kasi na yun, may nut yan dito sa kabila. Pero dahil natambahan natin dito kagad yung ulo ng tornilyo, so diretso na tayo kahit hindi na natin tanggalin to. Tapos tanggalin natin dito yung pagkaka-engage nya. Ayan. Tanggal na siya. Tapos may spring sa dito. Ito kasing spring na to, ito yung nagpapabalik sa kanya. Pag inipit mo siyang ganun, pag binitawan mo siya, babalik siya. So, tanggalin muna natin yan para hindi mo na tanggalin natin dito. Yan, tapos tanggalin na natin ito. Tapos, kailangan natin malaman kung ito yung problema niya. Switch niya ay nandito. Ito yung switch niya. Kailangan natin maklasin yan. Kaya tayo mag-i-test ko. Ito, yung Phillips na naman yun. Kaya yung tornilyo siya dito, dalawa. Tapos, tanggalin natin ito. Ito, ayan. Dito yung switch niya. Ayan.
Tingnan natin kung ano bang problema niya. Dito sa mismong switch niya. So, paano natin tatanggalin yan? Tanggalin natin siya. So, kamera natin. Unahin natin yung record niya. Line 1, line 2. Nakalagay yan dyan. Line 1, line 2 lang. So, $250 volts. Ang cord na to, i-test natin. Tingnan natin kung ito yung may problema. So, para matest natin yan, gamit tayo ng digital tester. Lagay natin dito sa resistance. Yan. Yan. Tapos, kunin natin yung kabilang dulo nitong power cord niya. Ayan. Ayan. Tapos yung isang test proof natin, ito nalagay natin dito. Ayan. Tapos natin ang kabilang dulo nito. Ayan. Ito yung magkabila ng dulo. Isang blue saka isang brown. Hanapin natin dyan kung ano yung ilagyan natin ng test proof. So ayun. Ibig sabihin, okay itong ano na to. Okay itong isang linya niya. Ayan. Okay yung isang linya niya. Ngayon, balik naman tayo dito sa kabila. Dito, test din natin itong isa. Itong kulay brown, tingnan natin. Okay din siya, pumapalo siya. May reading. Ibig sabihin, wala tayong problema sa cord. So, tingnan natin dito ay itong switch niya. May tornillo siya doon sa loob. Yung parang disalign siya. Magpalagay ko siya sa mga switch. Para maalaman natin
Oo, sira talaga yung switch niya. Tapos natin ito. So, wala. Sagad natin. Sagad natin. Wala. Wala talaga. Wala tayo sa kabila. Natin. So wala. Ibig sabihin, sira tong switch na to. Ayan. Ito. Ayun na. Mga sobrang luwag na siya. So na siguro na-lostred yung loob niya. Oo, tawag dito. Nasira na yung pinakaloob niya. So, anong pwede natin gawin dyan? Pwede na lang natin direct yan dito. Yan, direct na lang natin. So, paano natin madadirect yan? So, kailangan nating kumuha ng panghilang. Hilang natin. Ito kasi ito kasi yung switch nya. Ito yung paanong casing ng switch, saka ito, ito yung paanong casing ng switch, saka ito, saka ito. So ito yung common nya, galing to sa isang line punta rito. Ayan. Ito kasing isang line yan. So yung switch na yan kasi, ito lang din yan. Itong line na to, itong kulay brown. So ang gagawin natin ngayon, dahil sira na yung switch natin, wala tayong pamalit, pagdudugtungin na lang natin itong linya na to. So, paano natin papapagdugtong yan? Ang gagawin natin, hinangin natin siya. Kasi panlinis ko ng hinang, ng panhinang tissue. Hindi kasi siya pwedeng liyahin. Kailangan tissue lang siya o kaya papel. Okay na yan. Yan. Tapos hinangin natin itong parte na ito.
sirahan na yung fridge na yan. Yung malalaman natin kung okay siya o hindi. I-test rin ulit natin yan. So, ang tinester natin kanina itong cord. Ito tayo nagbase kanina. Ngayon, cord ulit yung tetest rin natin. Napunta rito sa may line 1, line 2 niya. Ang line 1 niya, ito, buka natin kulay blue. Ito tayo. Ito yung kulay blue. Ay, bakit? Tama, kulay blue. Ayan, may reading siya yun. Tapos, dito tayo sa brown. Tingnan natin. O yan, may reading dyan. May reading dyan. Ayan. Ayan rito. Ayan. So, alam-alaman natin kung umukay siya. Saksak natin siya. Dapat pag sinaksak natin, kahit hindi natin galawin yung switch, hindi nagawin. May nag-text sa'yo? Ang boss na ito. Ayan, umilaw siya. Ibig sabihin, okay na itong ano natin. Kaso naka-direct siya. Naka-direct. Pero kahit naka-direct naman yan, okay naman yan kasi. Ang gawin, pag ginamit ito, pagkatapos gamitin, tanggal ka agad yung saksak niya. Huwag siya puwabayan kasi masisira siya. Wala tayo pamalit, kaya dinirect na lang natin. Pero delikado yan. Dapat, kung may pamalit kayong switch, palitan nyo ng switch. Kung wala naman, so for temporary, ganyan ang gawin natin. So, subukan natin. Simple natin. Kasi may ilang klase mga switch dito. Dali siyang masira. Dali yung mga babae. Dali nagmamadali. Gusto matuwid yung kulot. Balik muna natin pala ito. Tapos lagay natin ito dito. Tapos lagay natin yung spring dito. Ito.
natin. Tapos pag sinaksak natin, iilaw yan. Ito. Indicator kasi ang kulay pula. Ang ilaw. Tawag yung indicator. Tapos ano natin. Saksak natin. Ayan. Ilaw na siya. Hindi sabihin na okay na yan. Ayan. Tapos ito. Umiinit siya. Ayan. Umiinit siya. So, paalala lang, huwag niyo itong hawakan ako lang kasi pwedeng humawa kasi medyo makapal yung kamay ko, kalyo ng kamay ko. Pwede siguro yung iba, yung bukal sa mukha, yung makakapal ng mukha. Pwede siguro. Huwag lang yung kamay. Na makapal siguro ang mukha. Pwede. Ayan. Okay na siya. Pwede na siyang gamitin. Kaso hindi siya pwede sa buhok ko. Kasi nagsila yung buhok ko. Kita niya naman yung ano, indicator. Ngilaw siya. Ibig sabihin okay na yan. Ayan. Okay na. Magaling na natin saksa. Ayan. Pwede nyo yung gawin yan. Hindi naman kasi nung mahirap ayusin yung mga ganitong klase ng hair straightening iron. Madali lang siyang i-repair. Kalimitan na sisira nito sa cord. Ito, pansaksak niya. Saka sa switch, saka yung fuse. May fuse din kasi ito. Yun lang kalimitan na sisira. So, salamat sa mga nanood. Sana may natutunan kayo sa akin kahit sa paano.